maraming salamat sa lahat natin mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ating sasagutin yung mga Seventh-day Adventist na gumagamit sa Aklat Katoliko para yung mga inosyente nating mga kapatid ay matangay sa siktang tatag lamang ng tao. Ano po yung aklat na yan? Kadalasan, marinig ninyo at masaksihan ninyo ang paggamit ng aklat na Pasyong Mahal. Ito ay paulit-ulit na ginagamit ng Seventh-day Adventist at kahit na sa kanilang programa, sa kanilang pamangaral upang ipalitaw na ang Simbahang Katoliko binago ang otos ng Diyos at alam ng Simbahang Katoliko na ang Sabado ay ipangilin. Ngunit, bakit Linggo? Pakinggan natin ang pahayag nitong isang mangangaral ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Ito. Eh sa Biblia, hindi naman Linggo ang pangilin eh. Nag-utos ang Diyos na mangilin ka ng araw, pero hindi Linggo. Ang araw na inuutos ng Diyos na ipangilin mo, yung Sabat, o yung ikapitong araw ng Sanlinggo, which is Saturday, not Sunday. At kahit ang simbahan, aminado na Sabado, hindi Linggo ang pangilin. Ito, pakinggan ninyo ha. Nakita nyo, o ba't Linggo ang pangilin ng simbahan? Ang liwaliwanag sa pasyon, Sabado ang ipapangilin, hindi Linggo. So dyan makikita ninyo na ang aral ng simbahan, lihis, salungat sa aral ng banal na kasulatan. Okay, so yun ang kadalasang marinig ninyo mga kapatid sa paggamit nila nito. Kaya ang konklusyon, lihis ang aral ng simbahan Katoliko. Pero ganun ang mga talaga ka-inosente. Inosente nga ba talaga? O ignorante? Or all of the above? Itong nagbasa sa naturang aklat, ngunit di lubos na unawaan. Bakit? Galing na sa kanyang bibig mismo, binanggit, ano daw? Linggo. Yung salitang Linggo, hindi Sunday ha, Diez Solis, kundi ang Linggo Spanish, Diez Dominica. Oh, balik muna natin ha, sa kanyang pahayag. Eh sa Biblia, hindi naman Linggo ang pangilin eh. Nag-utos ang Diyos na mangiling ka ng... Dito, makita ninyo mga kapatid, kaya nga nagtanong ako, inosinti nga ba ang mga ngaral ng Seventh-day Adventist nang sinabi niya... Eh sa Biblia, hindi naman Linggo ang pangilin eh. Nag-utos ang Diyos na mangiling ka ng araw, pero hindi Linggo. Ang araw na inuutos ng Diyos na ipangilin mo, yung Sabat. O yung ikapitong araw ng Sanlinggo. Ayan, hindi daw Linggo. Bakit ginamit niya ang salitang Linggo? Pagkatapos sinabi niya, hindi ito ang araw ng pangilin. Ang salitang Linggo, Spanish yan. Ang English, Lord's Day. Ganun na ba talaga ka inosente? Pero ang tanong, siguro, baka sasabihin na, bakit sinabi ng naturang aklat? Kung pakinggan mo kasi mga kapatid, ibalik natin, talagang madaya kayo kung
di niyo pag-aralan ang ating pananampalataya. Bakit? Balikan muna natin ha at isa-isahin natin ito. Bakit sinabi sa naturang aklat na ang Sabado ay ipangilin? Then, konklusyon niya, abay, taliwas talaga ang aral ng simbahang Katoliko. Eh sa Biblia, hindi naman linggo ang pangilin eh. Nag-utos ang Diyos na mangiling ka ng araw, pero hindi linggo. Ang araw na inuutos ng Diyos na ipangilin mo, yung Sabat, o yung ikapitong araw ng sanglinggo, which is Saturday, not Sunday. At kahit ang simbahan, aminado na Sabado, hindi linggo ang pangilin. Ito, pakinggan ninyo ha. Nakita nyo, o e ba't linggo ang pangilin ng simbahan? Ang liwaliwanag sa pasyon, Sabado ang ipapangilin, hindi linggo. So dyan makikita ninyo na ang aral ng simbahan lihis sa lungat sa aral ng banal na kasulatan. Kaya ang mga Seventh-day Adventists na gumagamit dito kahit na yung mga membro nilang inosinti o mga Katoliko na nadali sa naturang grupo sa paggamit nila sa aklat na ito, mga kapatid, na Pasyong Mahal, ay parabang nagpalakpakan sila. Ang akala nila ay nakapuntos na sila. Eh, bakit sinabi kong akala nila? O na, mga kapatid, dahil binasa nila, pahina 8 po yan, na ang Sabado'y ipangilin. So, ibig sabihin, rest day, Sabado, nasa aklat ninyo. Eh, natural. Huwag muna kayong magpalakpakan. Natural na ipangilin ang ikapitong araw, Sabado. Yun ay araw ng mga Hudiyo. Mga Hudiyo na hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Wala naman po tayong mabasa sa Biblia, mga kapatid, na nagtitipon sa araw ng Sabado o Linggo ang mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, ang unang mga Kristiyano matapos muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Wala tayong mabasa yan. At kung pag-aralan natin ang Biblia, katunayan, mga kapatid, alam nyo ba, kung pag-aralan natin ang Biblia, kahit kung kaugnay sa Panginoong Hesus, walang natala na noong nandito pa ang ating Panginoong Hesus sa lupa, nakipagtagpo siya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, sa unang mga Kristiyano, sa ikapitong araw na tinatawag na Sabado. Wala! Eh, baka sabihin nila, eh, bakit sinabi ni dito na ang araw Sabado ipangilin? Eh, natural! Di tayo tutol na ang araw Sabado ipangilin, yun ay pangilin ng mga Hudiyo na hindi kumikilala. Hindi kumikilala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo na sinunod din ng mga Seventh-day Adventists. Pero ulitin ko, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, wala tayong mabasa, mga kapatid, na ang kaniyang mga alagad o mismo ang ating Panginoong Hesus nakipagtagpo sa kaniyang alagad sa araw ng Sabado. Bakit hindi siya nakipagtagpo? Ang ating Panginoong Hesukristo, bakit hindi nakipagtagpo sa araw ng Sabado sa kanyang mga alagad kung ang araw na ito ay araw na ipangilin ng mga Kristiyano? So, hindi po ba iyon, mga kapatid,
ay magandang pagkakataon para makipagkita siya sa mga apostol niya sa araw na Sabado. Ngayon, punta muna tayo sa tinatawag na Greek Dictionary, yung Collins Greek Dictionary, page 712, ah, 712, ito ang mabasa natin dito, mga kapatid, mapansin ninyo, na ang salitang Sabbath, oh, ang salitang Sabbath, close parenthesis Sabado, close parenthesis Jewish. Ano daw ang Sabbath? Sabado, Jewish. Sa mga Kristiyano naman, tinatawag Koryake. O, nakita niyo ba sa diksyonaryo? Koryake. Ano po ba yung Koryake sa Grego? Ang Koryake, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay Lord's Day. Sa Spanish ay Domingo. Yan, napaka-inosente talaga nito mga Sabadistang gumagamit sa naturang aklat na hindi naman lubos, basta lang namabasang Sabado ay pangilin, abay, binigkas pa ang salitang Linggo. Napaka-inosente nila na ang Linggo ay Christian definition na yung Linggo sa, galing sa salitang Sunday, Dies Solis, the day of the sun, pinalitan ng Dies Dominica sa tinatawag ngayong Linggo Domingo. Kahit nga sa kanilang ministry magazine ng Seventh-day Adventist, ito, ministry magazine ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Anong sabi? Sinabi ba dito na ang Sunday ay tinatawag na Koryake? Ito, pansinin niyo, sa kanila mismo, Domingo. And Spain, it is called Domingo. Close parenthesis, Lord's Day. Oh, at in France, Dimanche, Lord's Day. So, tinatawag ito, Sunday is still called Koryake. So, Koryake, Lord's Day yan. Kaya, ang akala nila sa paggamit nila sa naturang aklat, mga kapatid, ay nakaswerte na sila. Pero, sa paggamit nila at pag-chap-chap, dito natin makita na ang kanilang kainusintihan o kaya'y kamangmangan ay lubos nilang ikinakalat. Dahil nabasa na ang Linggo, pagkatapos nabasa ang Sabado'y ipangilin, tuwang-tuwa sila. Wala naman tayong tutol na ang Sabado'y ipangilin. Pangilin yan ng mga Hudyo. Pero tanong, sa mga Kristiyano kahit sa kanilang libro, dahil ginagamit nila libro Katoliko, gamitin natin ang kanilang libro. Ito ang mabasa, mga kapatid. The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Question number 1. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. See, kahit sa kanilang aklat mismo, pinatunayan na ang mga early Christian ay nag-gather na sila sa tinatawag na Sunday o yung tinatawag na Domingo. Dahil, kung tingnan natin, kahit nga sa kanilang aklat, mga kapatid, ano ba ang araw na pagtitipo ng mga Kristiyano? Yun po ba'y Sabado ng mga Hudyo o Domingo? Balikan muna natin ang isang aklat nila na ang pamagat ay The Almost Forgotten Day by Mark Finley sa page 17. Ito ang makita ninyo, mga kapatid. Ito ang mabasa natin. John, the beloved disciple, gives us another clue. Exiled on the rocky island of Patmos, John writes, on the Lord's Day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice
like a trumpet, Revelation chapter 1 verse 10. Anong mabasa natin sa kanilang aklat? Na merong tinatawag na Lord's Day sa mga Kristiyano na isinulat ni San Juan Evangelist sa Patmos. At ito'y nasa Revelation chapter 1 verse 10. Tanong, yung Revelation chapter 1 verse 10, ano ba yun? Sabado ba yun kung babasahin natin sa tinatawag na Spanish Bible? Dahil ang salitang Sabado, Spanish yan. Tingnan natin ang Revelation chapter 1 verse 10, mga kapatid. Ito, El Apocalipsis del Apostol La Juan Onoges, La Sagrada Biblia. Ito, mabasa natin. On Dia de Domingo, Foy arrebato en espirito, e hoy detrás de mí, una gran voz como de trompeta. Ano daw? Malinaw na ang nakasulat, hindi Sabado. Ang tinatawag ng mga Seventh-day Adventist na araw na Day of Rest, Lord's Day, ay Domingo pala. Sa ibang salin, yupoy in el Espiritu en el Dia del Domingo. Ngayon, dahil mabasa natin sa original Greek na Koryake Hemera, yung Revelation chapter 1 verse 10, at dami na mabasa natin, mga mahal na kapatid, na ang Koryake Hemera ay tinatawag sa English version ng mga Bible, Lord's Day, at sa iba naman tinatawag na Sunday. Malaking challenge ito sa Seventh-day Adventist na nagsabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday. Bakit? Ang challenge, anong version ng Biblia na mabasa na ang Revelation chapter 1 verse 10, yung Koryake Hemera, ay Saturday? Wala. Tingnan niyo ang iba't ibang version ng Biblia. Ito, kung ano ang nakasulat. Kung tingnan natin ang English Standard Version sa Revelation chapter 1 verse 10, ang nakasulat, Lord's Day. Kung punta tayo sa tinatawag na Berean Study Bible, ang nakasulat dito, Lord's Day. Kung tingnan natin ang isa pang Berean Literal Bible, ang nakasulat dito, Lord's Day. Kung punta tayo sa King James Version, ang translation ng Koryake Hemera ay Lord's Day. Kung punta tayo sa New King James Version, ang nakasulat dito ay Lord's Day pa rin. Sa Spanish, Domingo. Kung punta tayo sa New American Standard Bible, ang nakasulat, Lord's Day pa rin. Kung punta tayo sa NAD's Bible, 1995, ang nakasulat, Lord's Day pa rin. Kung punta tayo sa isa pang NAD's Bible, sa 1977, ang nakasulat, Lord's Day pa rin. Kung punta tayo sa Amplified Bible, ito, sa Amplified Bible, mga kapatid, Lord's Day pa rin. Punta tayo sa Christian Standard Bible, ang nakasulat ay Lord's Day. Punta tayo sa tinatawag na Holman Christian Standard Bible, ang nakasulat, Lord's Day. Punta tayo sa American Standard Version, ang nakasulat, Lord's Day. Pagpunta sa Aramaic in plain English, ang nakasulat, first day of the week. See? First day of the week. At iba pa mga salin sa Biblia, mabasa natin, mga kapatid, na Sunday ito. Saan natin mabasa na Sunday ang Revelation chapter 1 verse 10? Okay. Ito. Dahil gusto nila letra for letra, kaya ang malaking challenge, mga kapatid, ay saan mabasa sa Biblia na ang Revelation, at anong Bible mabasa na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday? Wala tayong mabasa diyan. Kung pinutunayan ng mga Seventh-day Adventist na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay
Saturday, palpak sila niyan. Dahil walang mabasa. Halimbawa, punta tayo sa Pahayag chapter 1 verse 10. Ito mabasa natin, isang araw ng Linggo. Suma sa Diyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring pakakak. Ano daw ang mabasa sa naturang translation? Linggo. Punta naman tayo sa isa pang translation, the message. Ito ang mabasa natin. It was handy. And I was in the spirit praying. I heard a loud voice behind me, trumpet clear and piercing. See? Kaya napakalinaw mga kapatid na ang Sunday ay Lord's Day ng mga Kristiyano, ng mga unang alagad ng ating Panginoong Hesus. Napatunayan po natin mga mahal na kapatid na sa Biblia wala tayong mabasa na ang mga Kristiyano nagtatipon sa Sabado. Pero bilang background, kung mapansin ninyo mga kapatid, ang kautosan sa Old Testament, yung bahagi sa Old Testament, sa Lumang Tipan, binigyang diin yung pinapahalagahan nila na pagpahinga ng Diyos matapos niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Pero tandaan natin na nang ginawa niya ang mundo, wala pang kalendaryo yon. Pero sa Lumang Tipan, yon ha, sa Bagong Tipan, nang nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo na matay at muling nabuhay, nagbago ang pananaw ng mga sumusunod. Sumasampalataya ng ating Panginoong Hesus. Ito ang panahon ng New Testament. Yun ay bagong kautosan. Sa tatlong ebanghelyo mga kapatid, sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 8, Marcos Kapitulo 2, versikulo 28, at sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 5, nagdeklara ang ating Panginoong Hesukristo na ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin, mas mataas si Jesus sa Sabat. Diba? Panginoon siya ng Sabat. Dahil dito, mas pinapahalagahan ng mga Kristiyano, mga kapatid, ang mga bagay na patungkol sa may kaugnayan ng ating Panginoong Hesus kaysa mga kautusan sa Lumang Tipan. Particular na, binigyang halaga ng mga Kristiyano, ng mga apostolis, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na naganap yan sa unang araw ng Linggo. Kaya kung basahin natin ang San Mateo Kapitulo 1 at 28 versikulo 1 hanggang 9, ito ang mabasa natin. Muling pagkabuhay ni Hesus. Sa pagkatapos ng Sabat, magbubukang liwayway na sa unang araw ng Linggo, si Maria na taga Magdala at ang isang Maria ay dumating upang tingnan ang libingan. Sa 9, nang sila ay papunta na sa kaniyang mga alagad, narito, sinalubong sila ni Jesus, sinabi niya, bumabati. Lumapit sila sa kaniya, hinawakan ang kaniyang paa, at sinamba siya. So napansin niyo ba mga kapatid? Anong araw sinamba ng unang mga sumasampalataya ang ating Panginoong Hesukristo? Sa araw ng Linggo. Napansin niyo ba na ang salitang Sunday naging Linggo? Dahil ang Sunday, English Sunday, sa Latin Dies Solis, meaning the day of the sun. Pero dahil ito ang araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ito'y pinalitan ng mga Kristiyano ayon sa kasaysayan na tinatawag na Dies Dominica,
Yung Dies Solis, pinalitan ng Dies Dominica sa Latin. Dies Dominica na ang ibig sabihin, mga kapatid, Coriaque Hemera, na ang ibig sabihin sa Spanish Bible, Domingo. Yun ang di naunawaan nitong mga tatag lamang ng tao na para bang nakapunto sila pagbasa nila nitong Pasyong Mahal. Kaya dapat talaga mag-aral tayo, mga kapatid. Balikan natin. So, sa mga Kristiyano, bakit yung Dies Dominica pinalitan ng Dies Solis, pinalitan ng Dies Dominica? Dahil para sa mga Kristiyano, mahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang batayan ng ating pananampalataya. Dahil sinasabi, anong sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse chapter 15 verse 14. Ito ang ating mabasa. At kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. See? Kaya dito, mga mahal na kapatid, malinaw na ang mga Kristiyano, malaki talaga ang kanilang pananampalataya na ang Linggo ay, dahil ito'y muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tinatawag ang Sunday, pinalitan sa salitang Linggo, ang Dies Solis, pinalitan sa salitang Dies Dominica, Spanish Linggo, English Lord's Day, sa Grego, Coriaque Hemera. At nagtitipo ng mga Kristiyano mula pa noon na mabasa natin sa unang araw ng Linggo. Yun ay, sa English, of course, Sunday yun. Sa Spanish, Linggo yun. Saan mabasa? Punta tayo sa tinatawag na Living Bible. Ito, mabasa natin. On Sunday, we gathered for a communion service with Paul preparing incense. He was leaving. The next day, he talked until midnight. So, ano ang araw kung saan sila nagtitipon? Sunday. Dito pa lang, mga kapatid, makikita na natin na ang pagtitipon ng mga Kristiyano mula pa sa panahon ng mga apostol, ang kanilang pagsamba, ang kanilang pangangaral sa pananampalataya sa tunay na iglesia at iba pang mga gawain ng iglesia, ginagawa nila sa unang araw ng Linggo at Domingo yan sa Spanish. Bakit? Kahit ang Seventh-day Adventist na gumagamit sa ating aklat, gagamitin din natin ang kanilang aklat. Ito ang nakasulat sa Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Question number 1. Does the New Testament teach that the disciples worshiped on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. See? Nasa kanilang aklat yan, mga kapatid. Dito pa lang sa kanilang aklat, butata na sila. Aklat nila yan. Hindi natin yan ginawa na story ang kanilang aklat. Dahil nakabatay naman talaga yan sa history. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194. Other feature of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. See? Napakalinaw. Kahit pala sa kasaysayan, mga kapatid. Kaya, ang una pong pagkakataon ay noong gabi, matapos muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagpakita. Linggo yan! Saan mabasa? Juan Kapitulo 20, versikulo 19. Ito ang mabasa natin.
kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumuyo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya, anong araw ang ating Panginoong Jesus nagpakita? Linggo. At hindi lang yan. Kung ituloy natin, binasa kasi natin ang Juan 20:19. Ituloy natin sa Juan Kapitulo 20, versikulo 26. Mapansin ninyo, pagkalipas ng isang linggo, ibig sabihin mga kapatid, linggo na naman uli. Unang araw na naman ng linggo. Nagtitipo naman ang mga apostol ng ating Panginoong Kristo, ang mga unang Kristiyano. Ito ang mabasa natin. Pagkalipas ng isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumasa inyo ang kapayapaan. See? Napakalinaw mga mahal na kapatid. Dumating ang ating Panginoong Jesus. Kahit nakasarado ang mga pinto, at tumayo siya sa gitna at sinabi niya, sumasa inyo ang kapayapaan. So kita niyo, dalawang magkasunod na araw ng linggo, nagpakita ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Di niyo ba nasubukang itanong kung tama ang Sabadista? E bakit hindi Sabado nagpakita ang ating Panginoong Jesus? Di po ba sabi nila, Sabado ang ipangilin, pati na sa mga Kristiyano? E di kung Sabado ang pangilin, pati na sa mga Kristiyano, mga kapatid, ang tanong, bakit hindi Sabado ang pakita ng ating Panginoong Jesus? Bakit Linggo? Dahil binigyan din ang Linggo na siyang araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus Kristo. At ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, napakabahalaga ito sa buhay ng mga Kristiyano. Dahil kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus Kristo, walang kabuluhan ang pananampalatayang Kristiyano. At nabasa na natin yan sa unang Korento. No? At nabasa na natin na ang unang pagtitipon ay nangyari talaga sa Sunday ayon sa Revelation chapter 20 verse 7, mga kapatid. So, mapansin niyo ba? Sa unang araw, Linggo ang pagtitipon. Linggo ang paghahati-hati nila sa tinapay sa Revelation sa Acts chapter 20 verse 7. Balikan natin. Ito ang mabasa. On Sunday, we gathered for a communion service. Ano daw? Sunday. Bakit hindi Saturday? We gathered together for a communion service. Napansin nyo? Sa Domingo, sa unang araw ng Linggo, nagtitipon sila, naghati-hati ng tinapay. Diyan mga kapatid, napakalinaw na lagi nilang ginawa ang pagtipon-tipon sa unang araw ng Linggo. At ito ay ang Domingo sa Spanish na sa English ay Lord's Day. Bakit sinabi natin na lagi nilang pagtipon-tipon ang unang araw? Una, isang batayan mga kapatid. Noong nagsalita si San Pablo, di po ba sinabi niya na isabay niya yung koleksyon sa Lingguhan nilang gawain. Ngayon, kung tingnan natin ang mabasa sa unang Korento Kapitulo 16, unang Korento Kapitulo 16, versikulo 2, ito ang mabasa natin. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan
ng bahagi ng kaniyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. So, malinaw ang pahayag ni San Pablo dito, mga kapatid. Bakit po ang koleksyon ay sa unang araw ng Linggo? Bakit sa araw mismo ng Linggo? Di nyo ba yan itanong, mga kapatid? Bakit hindi gawin ang koleksyon sa araw ng Sabado? Dahil po ang mga Kristiyano, noon pang unang panahon ng mga apostol, ay sa unang araw ng Linggo, nagtitipo na at hindi sa ikapitong araw na tinatawag na Sabado. Diyan po natin makikita, mga kapatid, na ang tunay na mga sumusunod ng ating Panginoong Hesukristo ay Linggo ang Linggo talaga ang pang kalahatang pagtitipon at hindi yung Sabado na araw ng pangilin ng mga Hudiyo na hindi tumatanggap sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga nagtipon-tipon sa Sabado, yung mga Hudiyo. Balikan natin ang aklat ng mga Seventh-day Adventist na The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Thus, the New Testament teaches that the disciples worshiped on the first day of the week. Answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Kaya, mga mahal na kapatid, kung sakaling marinig ninyo ito, na may mga Seventh-day Adventist na nagdala nito, binabasa nila at sa kanilang presentation ay tulad ng ganito. Sa Biblia, hindi naman Linggo ang pangilin . Nagutos ang Diyos na mangiling ka ng araw, pero hindi Linggo. Ang araw na inuutos ng Diyos na ipangilin mo, yung Sabat. O yung ikapitong araw ng Sanglinggo, which is Saturday, not Sunday. At kahit ang simbahan, aminado na Sabado, hindi Linggo ang pangilin. Ito, pakinggan ninyo . Nakita nyo, ba't Linggo ang pangilin ng simbahan? Aliwaliwanag sa pasyon, Sabado ang ipapangilin, hindi Linggo. So dyan makikita ninyo na ang aral ng simbahan, lihis sa lungat sa aral ng banal na kasulatan. Yan, lihis kasi ang pag-unawa sa binasa nila. Binanggit na nga niya, Linggo. Ang salita lang na Linggo ay Lord's Day na yan. Pero bakit sinabi ang Sabado ay pangilin? Tayo tutol, mga Katoliko, na ang Sabado ay ipangilin, hindi yun sa mga Kristiyano. Sa mga Hudiyo yun, tandaan ninyo. Kaya, akala nila, naka-score na sila. Pero kung pag-aralan natin mabuti, abay, sa kanilang paggamit sa aklat na ito, lumalabas ang kanilang posible pagka-inosente o kaya pagka-ignorante or all of the above. Ano kaya ang masasabi ninyo? Comment down below. Maraming salamat po at sa pagkakas